The world offers money, richness, fame, power, but do you know it really offers happiness? The happiness which is in the mask, yung kasiyahang di natin alam na napapahamak na pala tayo. Whatever comes through our way, karamihan sa atin ay tatanggap agad ng isang bagay na nakapagpaligaya sa atin. Most of the things like instant. Yung bang nandyan na? Yung bang gusto mong maranasan yung happiness na yan kahit madali lang, basta na-experience mo yung happiness na yun. But what if that happiness from the world gives you a greatest hurt and pain in the long run? Since happiness siya, alam mong good yun para sa'yo. Since happiness siya, akala mo pang matagalan na yun pala, hindi. Since happiness siya, susunggaban mo na agad at tatanggapin without thinking it many times. Dahil alam mong malaya kang maging masaya, dahil alam mong mahal mo sarili mo, gagawin mong lahat maging masaya ka lang. Dahil alam mong gusto mo namang unahin sarili mo, dahil alam mong nararamdaman mo, follow your heart. Remember, tulad ng too much, hindi lahat ng happiness good sa atin. Hindi lahat ng happiness magtatagal. Hindi lahat ng happiness makakatulong sa atin. Hindi lahat ng happiness alam nating tama. Hindi lahat ng instant happiness hindi makapagbigay ng hurt sa atin. Hindi lahat ng happiness na binibigay ng mundo makakapag-satisfy sa atin. Sometimes, it's take a time to think whether what we're experiencing right now is a kind of happiness na bigay ng Diyos sa atin. A true happiness and satisfaction is not from here, but from the Lord Christ alone. Yung happiness na walang halong duda. Aminin mo man sa hindi, kung meron ka man lahat ng bagay sa mundo, hindi ka makakontento dahil sa puso mo, walang siya nagbibigay ng totoong kagalakan. Kaya hini-hini sa kasiyahang madaling mawala at baka maging kalungkutan pang matagalan.